Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po ulit sa Batang Maynila Toits. Ito, nakita ko po itong post na to sa Facebook. At ito po ay panawagan na ibalik si General Bantag. Sila po ay nananawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan o. Ibalik si General Bantag, mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At dito may logo sa ilalim, Bagong Pilipinas. Oh. At Bagong Pilipinas, Unity Maco. Ayan po yung mga nandyan sa ilalim. So ito mga kaibigan, malamang galing po ito sa grupo ng mga Duterte supporter. Mga DDS po ito. Hindi po ito mga loyalista. Oh. Ito yung mga DDS na sumuporta dito sa Unitim. Diba? Yung mga DDS na full support kay Sara Duterte, ayan ang sumuporta dito sa Unitim. At tama lamang sila yung nananawagan dito kay Presidente Marcos na ibalik uli ito si ano, si Gerald Bantag dyan sa Bilibid. Kasi unang-una hindi naman talaga tao ni Presidente Marcos itong si ano si Gerald Bantag . 'Di ba? Ang nag-assign po dito kay Gerald Bantag dyan sa Bilibid ay si dating Presidente Rodrigo Duterte. Hindi talaga 'to lehitimong tao ni Presidente Bongbong Marcos. At sa panahong ito, mukhang malabo yung ano, yung gusto niyo mangyari. Kasi 'di ba 90 days nga siyang suspendido. O siya po ay sinuspende. Ito po ay preventive suspension dahil po dun sa nangyaring pagpatay diyan po kay John Villamor diyan sa Bilibid. At dahil nga po iimbestigahan yung pagpatay, kinakailangan muna ng bumaba sa pwesto ni Gerald Bantag bilang Director General ng Bureau of Corrections, para hindi po niya maimpluwensyahan yung mangyayaring investigasyon dyan po sa loob ng Bilibid. So itong panawagan na to, siguro pwede kayong manawagan after ng ano, suspension, di ba? After ng suspension, pwede kayong manawagan na ibalik ito si Gerald Bantag. Pero ngayon, mukhang malabo mangyari yan, hindi mangyayari yan kasi nga po suspended po siya ng 90 days. At ang malalapan nito, dito po sa kinaharap ni Gerald Bantag na mga issue. Ang dami po kasing issue laban po dito kay Bantag Unang-una, mismong si Roy Mabasa. Itong kapatid po ni Percy Lapid, yung pinaslang po na broadcaster. Sabi po ni Roy Mabasa at maging ni Attorney Kausing na ito pong si Gerald Bantag ay maaaring makasama sa mga kakasuhan diyan po sa Percy Lapid case. Kasi noon pa man, gusto na nilang kasuhan to si Bantag ng administratibo. Kasi nga po dahil po sa kapabayaan na nangyari dyan po sa loob ng Bilibid, dyan po sa maximum security compound, na sinasabi nila kung hindi napabayaan itong mga preso na magkaroon ng cellphone, isinsanay hindi po namatay ito si Percy Lapid. Kasi nagkaroon ng communication galing sa loob ng Bilibid, papalabas ng Bilibid. So yun yung dahilan kung kaya't gusto nilang kasuhan ito si Bantag ng kasong administratibo. At yung criminal case naman ay gusto nilang ikaso dahil nga po rin sa kapabayaan, itong mga inmate dyan sa loob ng Bilibid na kanyang hinahawakan ay nakakapagplano para pumatay ng tao. So yun po yung mga unang kaso na gusto pong isampa laban po kay dating Director General Bantag ng Bucor. Pero ngayon mga kaibigan, after nung pagkamatay ni John Villamor, ito pong middleman diyan po sa Percy Lapid case, mas lalo pong bumibigat itong mga kakaharapin ni Gerald Bantag. Kasi base dun sa mga naririnig natin, base po sa mga lumalabas na impormasyon, ay parang talagang madadamay itong si Gerald Bantag dito sa kaso ng pagpatay kay Percy Lapid. So sa tingin ko more than administrative case po ito. Base po diyan sa lumalabas sa mga balita at base rin po dun sa mga sinasabi ni Attorney Kausing, ito pong spokesperson ng pamilya Mabasa. So itong panawagan na to ng mga DDS na ibalik si ating DG Bantag diyan sa Bureau of Corrections, mukhang malabo po ito. At sa tingin ko, mukhang hindi na siya makakabalik diyan sa Bureau of Corrections. Saka sabi naman ni General Bantag mismo sa bibig niya mismo nagmula nung siya in-interview ni Katunying, sabi niya,
Kung tatanggalin man dyan si General Katapang dyan sa Bucor, hindi na siya babalik. Na gusto niya ring magpahinga. Siguro sobrang stress talaga yung inabot nito ni Gerald Bantag. Yan po sa mga issue na kinaharap niya ngayon dahil sa pagiging director ng Bureau of Corrections. At isa pa, nadagdag pa sa issue ngayon, yung mga inilabas na mga kontrabando. Oh. Kasi marami nagsasabi, lalong-lalo na rin yung mga DDS, ha? Sabi nila, ito pong si Gerald Bantag, nung siya pa ay director ng Bureau of Corrections, ay talagang nilinis niya. O yung ahensya na yan. Sabi nila, wala na raw kubol, wala na raw droga, wala na raw na kung anong-anong mga illegal na bagay. Oh. Pero dito sa ito lang, huli. O, naglabas itong Bureau of Corrections, nagpa-press conference pa sila. At ipinakita sa media yung mga kontrabando na isinurrender dahil nga po nagkaroon ng offline galugad diyan sa ano sa maximum security compound at lumabas no itong mga ano mga kontrabando, meron pong illegal na droga, meron pong mga deadly weapons, meron pong mga cellphone, daming cellphone, may mga laptop, oh, may mga bara, merong at merong mga alak, oh. Social pa nga yung alak na nakita natin eh. Eh dati-dati tinatago yan eh. Hindi yan binubulgar dyan eh. Ha? Pero ngayon biruin nyo, 7,000 beer in cans nakita. Oh. Eh talagang kumita naman kung sino man yung nagpasok dyan. Kasi ang presyo ng bawat isa, 1,000. Oh. Kung 7,000 yan, di 7 million pesos na agad dyan. Ah, di ba? Etong mga issue na kinaharap ngayon, actually hindi lang si ano eh, si Gerald Bantag eh, pati yung ibang mga BJMP officers na ipinasok niya diyan sa Bureau of Corrections ngayon naharap sa investigasyon dahil po dun sa yun nga nakapasok na isang truck ng alak nung panahon ni Gerald Bantag bilang direktor. So nagkapatong-patong na mga kaibigan itong issue laban kay ano kay Bantag. Kaya itong panawagan ninyo na ibalik to si Bantag, eh malabo po yan. Malabo po mangyari yan. Kahit pa sabihin mong matapos itong suspension, eh siguro nga bago matapos itong suspension, eh makasuhan na siya nang may kinalaman dito sa Percy Lapid case. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay maligay na pala. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay maligay na pala. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay maligay na pala. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay maligay na pala.